habang nagbabagang balita sa oras na ito. Inanunsyo ng pamahalaan at lokal na gobyerno ng Davao City na isasailalim ang buong rehiyon sa GCQ o General Community Quarantine. Para sa balita, nakatutok Sherwin Noel. Sinabi ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa isang programa sa radyo na mananatili munang nasa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang lungsod ng Davao hanggang Mayo 15 ng taong ito. Ngunit sinabi din niya na susundin niya ang rekomendasyon ng Interagency Task Force o IATF na ilagay ang lungsod sa GCQ o sa General Community Quarantine hanggang Mayo 15. Pinaalalahanan din ni Mayor Inday ang mga Davaoenyo na sundin ang mga guidelines sa nasabing GCQ. Guys, curious ako. Ano nga ba ang ibig sabihin ng General Community Quarantine? Ito ay isang memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medjaldea sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte noong March 13, 2020 upang kontrolin ang mabilis na pagkalat ng virus. Ang General Community Quarantine ay isang uri ng quarantine na may mas maluwang na panuntunan kung ikukumpara sa Enhanced Community Quarantine. Ito ay ipatutupad sa mga syudad o probinsya na napapabilang sa moderate hanggang low risk sa COVID-19. Habang patuloy pa rin ang pagtaas-baba ng bilang ng mga taong apektado ng COVID-19, hinihikayat ang lahat na harapin ang tinatawag na new normal sa kasalukuyang sitwasyon upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng sakit. Sa ating mga tahanan, nagsisimula ang disiplina, kaya pinapayuhang manatili sa ating bahay. Palagi ang maghugas ng kamay. Bawal lumabas! Ang mga bata, matatanda at mga taong may mataas na peligro sa kalusugan ay hindi pinapayagan na lumabas sa kanilang mga tahanan. Maliban sa mga nabanggit, ikaw ay pinapayagan na lumabas para bumili ng pagkain, gamot at iba pang mahahalagang serbisyo. Kapag nasa labas, huwag kalimutang magsuot ng mask. Panatilihin ang isang metrong distansya mula sa bawat isa. Ang pampublikong transportasyon ay pinapayagang mag-operate muli. Oops! Social distancing pa rin! Bawal ang kas! Paalala! Mahigpit pa rin ipatutupad ang curfew. Liquor ban? At anumang uri ng mass gathering. Ang lahat ng ito ay may paghihigpit upang limitahan ang paggalaw ng mga tao. Kaya, mahalagang makipagtulungan at sumunod sa kinauukulan. Let's embrace the new normal!